My first question for you is, can you tell us po, brief history about your previous work bago po kayo nag-start dito sa Department of Agriculture? Wala ng aking ama, naghanap si Secretary Piñol ng mga tao na pagkakatiwalaan at people who can deliver on what his vision is and kung ano yung ano, makakatulong sa Pilipinas, lalo na sa agrikultura, kasi exposed din ako sa Mindanao na dominantly there are a lot of agriculture development. Yun, nagsimula ng aking Department of Agriculture career noong 2016. So your current position po ngayon is? Ako, ang designation ko kasi executive assistant. But I am designated sa under ng internal audit service. So ano po yung pinaka-specific na duties, responsibilities, functions? Yeah, ang duties and responsibilities niya the is present to, po. Yes, is to assist, give very accurate information to the secretary so that it will help him decide in the, yung ano yung appropriate action and decision that has to be met. Lalo na yung ating situation sa Pilipinas from the previous months, yung inflation, rising increase, prices of vegetables. Mm-hmm. Yan, kailangan i-validate natin yan sa ground, sa market, and to the farmers. Yung mga daing nila, kailangan maparating din kay Secretary para at anong mga solusyon na dapat natin gawin para makabawas sa mga daing ng ating mga mamamayan. So meaning sir, even the kumbaga yung ordinary people po, pwedeng lumapit sa inyo magbigay ng po, parang may question, gano'n? Pwedeng magbigay sila ng insight. Yung, meron kasi tayong ginawang as a directive ng presidente, yung hotline, yung 888 complaint center. Pwede nila silang magsabi doon ng kahit anong daing para ating matugunan kung nasakop ng ating mandato. Kung sakop ba ng agrikultura yon. At para mabawasan ang mga kanilang mga hinagpi sa buhay. Diba? Mahirap ang Pilipinas eh. Nagmamahal lahat. Yan. Ito paano ginagawa natin ang nakakita ko kasi na ano eh, in every obstacle that we encounter, we should be positive. Mm. Because eh, by the end of the day, we need each one to help us. Kaya, yan po ang nakikita natin sa ano, ginagawa ng agrikultura sa panahon si Secretary Pino. Pero tanong ko lang, no? Kumbaga, how is it to work with under government? Kumbaga, compare mo sa previous job mo, which is parang kalit, di ba? Medyo malayo. Yes, dito, okay. Ano? Anong pagkakaiba? Anong difference? Very exciting and challenging. There is a transparent, hindi controlled eh. Hindi mo controlled yung sitwasyon na pwedeng sabihin nila kung ano yung nasa lubin nila. Unlike sa military, you have to keep it to yourself, command, obey first before you complain. Dito, pagka sa tingin nilang wala ka sa lugar, they will voice out. Yun ang nagiging challenges dito. And I really appreciate dun sa bagong setup ng aking work. Because it also, it's still is
developing me. Create sa aking personality na to be stronger and better later on. Napaka interesting kasi iba-ibang taong na-meet ko dito eh. All over the Philippines, yung mga farmers, yung hindi farmers, yung mga importers, lahat iba-ibang aspeto ng ano. Pero nakikipag-ano rin kami, nakiki-ano rin kami dun sa mga taong na-affect ng mga ano na nag-rebelde. Pero we help them out to recover, to give them insight that there's still a future for them, na di natin ginusto itong mga pangyayari, pero this has to be done in order for a very favorable environment to happen. Yan ang mga na-experience natin dito sa agrikultura ngayon. Ibang setup. Mas exciting for me. Exciting. Na ito, from boss to subordinate, pwede mag-voice out. Unlike dati, you have to comply to what your superior has to order. Yan ang ating ano, nakasanayan nun. Pero dito, very interesting. We can be trusted and you're confident enough with us that we will deliver and act para mabago at makatulong sa buhay nila, lalo sa mga kanilang daing. Hindi naman natin masasagot lahat, pero kahit papano, na-improve natin ang kanilang buhay.